Halos dalawang taon matapos lagdaan ng Pangulo, ipatutupad na po simula bukas ang Child Safety in Motor Vehicles Act. Ayon sa batas na yan, dapat naka-car seat na ang mga maliliit na bata na edad 12 pababa. Pero paano naman daw yung malalaking bata? Nakatutok si Dano Tingkungko. 12 taon nang gumagamit ng car seat para sa apat niyang anak si Rona Remo. Safety, that's one. I mean, that's one of the reasons why naman why would you have car seats. But other than that, ano din kasi mas peaceful. Pagsanay na yung mga bata sa car seat, it's more peaceful in the car. They easily fall asleep. Kaligtasan ng mga batang pasahero ang dahilan sa pagsasabatas ng Child Safety in Motor Vehicles Act na ipatutupad na simula bukas. Sa ilalim ng batas, bawal ng paupuin sa front passenger seat ang edad 12 anyos pababa kahit pakalong siya ng mas nakatatanda. Ang bata naman na may 4'11 na height pero edad 12 pababa, sa likod kailangang isakay suot ang seatbelt ng kotse. Pero kung mas maliit sa 4'11, kailangan kabitan ng child restraint system gaya ng car seat ang sasakyan na naaayon sa tangkad, bigat at edad ng bata. Pero paano kung malaking bulas ang anak? If you follow the law strictly, dapat naka-booster seat pa rin yan. If you are not already fitted for the booster seat use, and let's say ang height mo is already 5'3 or 5'4 or 5'2, then if the seatbelt fits you properly, then you may use the seatbelt. Kung mas maliit sa 4'11 ang anak pero edad 13 pataas na siya, sabi ng LTO, pwede pa rin siyang umupo sa harap. Maaari lang hindi sundin ang mga patakaran na ito kung may emergency o may medical o developmental condition ang bata. DTI ang magtatakda kung aling mga child restraint system ang dapat o hindi dapat bilhin alinsunod sa standards ng United Nations at ibang international standards. This is the new ICC stickers since December 28, 2020. So this one is also seen in the CRS certified products. ICC stickers have QR codes that contain information of the certified products. May multang 1,000 hanggang 5,000 pesos ang lalabag sa batas, pati ang magbebenta ng palyadong car seat pagmumultahin din. Ang gagawin daw ng LTO, simula bukas at sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan, information drive at warning mode muna. And then after that, we go into phase 2. Yung phase 2, ito na yung aming strong enforcement. That's when you will be issuing TOPs and show cause orders. It could be earlier. It's from 3 months to 6 months. Malaking bagay ang batas na ito, sabi ng grupong Imagine Law, para sa kaligtasan ng mga bata sa daan. Lalo't sa datos ng LTO mula sa Philippine Statistics Authority mula 2006 hanggang 2015, numero unong sanhi ng pagkamatay ng mga bata edad 1 hanggang 18, ang aksidente sa kotse. The Philippine Statistics Authority in 2017 recorded 1,226 children died, or at least 3 children a day. And take note, this number has almost doubled since we first began advocating for the passage of this law back in 2017. Yun nga lang may kamahalan ng mga car seat. Sabi ni Rona, sa huling check niya nasa 4,000 to 12,000 pesos ito. Pero ang isipin na lang daw. Our purpose is to save our child from harm. Dano Tingkungko, nakatutok, 24 Oras.